We're back, mga Mars at Mars! Mga hindi malilimutang iyak-tawa life moments, yan ang ibabahagi sa atin ni Ian at Neil dito sa Mars Sharing Group. Ayan, simulan natin kay Pars Ian! Ano ba ang mga nagpaiyak sa'yo at ano bang mga lessons ang napulot at na-experience mo mula rito? Okay, let's see. Okay, let's see. Meron tayong mga pictures na sinubit. That feeling when kinarir ang racket, lagi namang reject. Ito yung ano, kasi high school graduate lang po ako, hindi naman ako nakapag-college. So, nung pag-graduate ko, sinubukan ko na agad mag-apply ng kung ano-anong trabaho. Name it, lahat po ng fast food chain, in-applyan ko. Talaga? Pero wala pong tumanggap sa akin kahit isa. Kahit? Lahat po, as in wala. Wala akong na-miss kahit isa. So, parang every time na mag-a-apply akong trabaho, uuwi ako ng wala ko na pala. So, umiiyak ako sa bus na hindi pa ordinary lang, hindi pa aircon. Nasa bintana lang taga ako, umiiyak ako. Sabi ko, ba't ganun? Ilang classified ads lang talaga yung hawak ko na dyaryo everyday, sulat-sulat. So, parang ang dami kong inapplyan. Lahat talaga, promise. Wala akong na-miss kahit isa na fast food chain. Hindi ako tinanggap. So, yung pinakahuli kong inapplyan, tinirang ako na mismo nag-interview. Sabi ko sa kanya, tatanggapin niyo ba ako? Hindi. Ang sagot lang niya sa akin, hindi, kasi may kulay ang buhok mo. Yun lang. Kasi dati papakulay ako, burgundy pa yung mga ganon. So, hindi pa sabihin, that could probably be the reason kung bakit hindi ka rin tinanggap nung ibang in-applyan mo? Feeling ko, mas ano ko eh, gender discrimination. Feeling ko lang. Okay lang, kahit ako natanggap kasi may trabaho naman ako maayos ngayon. Kailan naman na naging tawa moment mo? Nakabaligtaran nung iyak moment mo? Yun yung iniiyak ko yun. Pero yung tawa ko na parang di kasi ako doon, para doon. So, na pinasok ko entertainment, sabi ko, ay, dito pala ako. Ang burgundy hair pala ay mas tanggap sa entertainment. At ngayon, platinum blonde na. Nasa GMA, okay ang ganitong buhok, hindi, pwede ako, parang gano'n. Tsaka pa araw-araw, pwede siya magpalit na kung anong kulay ng hair ang gusto niya. Totoo. Kaya babalikan kitang manager ka, nagigigil ako sa'yo. Huwag tayo magkakasalubong talaga. Charot. Tinawa ko na lang. Realize mo na yung iniiyakan mo dati, hindi pala kailangan iyakan. Kahit na gustuhin mo, kung di para sa'yo, hindi para sa'yo. Yes. Pag hindi para ni Lord sa'yo, malakit. Pag will ni Lord, madulas. Perfect, Kuya Kim. Salamat, Ian. Okay, ito naman si Neil. Ano naman yung iyak-tawa moment mo? Ano kaya, Bard? Ano ba? Curious. Ayun! Oy, totoo yan, ha? Ano makakiyak dyan? Nung nag-start ako ng KNG Seafood namin, ang hirap ng negosyo kasi ng seafood. Kasi pandemya, Pars. You started TNG during the pandemic, right? Mahilig lang ako sa seafood, pero wala akong alam sa business side na yan. Ang tagal nang ino-offer sa akin ng kaibigan ko. Tapos, sin nga, nung pandemic, wala namang ginagawa. Walang taping, di ba? So, yun, naisipan ko na tinawagan ko siya. Tapos, nung nag-start na yung business, grabe, ang hirap talaga. Nalula ako yung first 3 weeks ko. Umiiyak ako gabi-gabi. Ano ang mahirap? Una, syempre, hindi ka knowledgeable dun sa seafoods. Yung, sa pinasukan. Yes. Yung mga binibenta. Yung dati, hindi naman ako yung... Hindi ko alam yung tsura nung alumahan. Yes. Mga hasa-hasa. Yes. Diba? Ang alam ko lang yung mga common, galunggong, bangus. Tilapia. Diba? Lapu-lapu. Pero yung iba, yung mga hasa-hasa. Ikaw mismo nagdi-deliver sa salay-salay. Nung nag-start, yan. At saka nag-deliver din yan sa akin si Pars. Kasi I buy from him. So, nung nagsa-start ako, di ba, syempre, para ano... So, malalayong distansya, talaga binibisikleta para mag-deliver. Within Metro Manila, mga 10-kilometer radius lang naman. Syempre, pag yung malalayo na, may mga riders naman kami na motor. Kasi masisira na yung seafood. So, yun nga, in first 3 weeks, gabi-gabi, promise, bilang lalaki, iiyak talaga ako. Anong iiyak mo? What particular about it yung... Kaya ko ba to? Talaga? Grabe, ang hirap. Umiiyak talaga ako sa anak ko. Sa asawa ko. Paggabi. Mga 3 weeks na gano'n. Tapos, yun nga, eventually na may kasama pa yung mga kaibigan mo, pinagtatawanan ka. Okay. Na parang, mga... Hindi ka ba, mga barkada. Kaya ka barkada. Kasi parang artista ka. Tapos ngayon, nagbebenta ka seafood, nagdi-deliver ka pa. So, nagkaroon ka ng feeling na paliliit. Nakakaiyak. Kasi alam ko naman nung una, na joke lang din sa kanila yon. Pero nahihirapan ka at nagsustruggle ka, sensitive iba yung ako. Tama sa'yo. Tama, Pars. Halimbawa, kung napagkwentuhan namin yun ng regular inuman, tatawanan ko yun. Yeah. Pero nung time na yun, mas ang sakit. Emotional siya. Iyangkas mo yung asawa mo pag naniningil para may taga-singil ka, may taga-hawa ka ng pera. Yung mga ganun joke. Mga ganun biro. So, pare, tawag, papadeliver ako sa'yo ng D-list, 100 kilos.
mga ganung joke. Oh, I mean, nakakatawa pero iniiyakan ko talaga yun. Kailan naman ang tawa moment? Nung natawa yung, napasaya na talaga ako nung after ilang weeks, yung mga kasama ko sa industry, sa showbiz, tinutulungan na nila ako. Pinopost yan, si Suki ka, si Mars. Mabay talaga to eh. Sobra. Order siya, tapos ipopost niya lang sa stories nila sa IG. Yan, sila Ding Dong, sila Jennifer. Ang laking bagay, pag pinost nila sa IG stories nila, the following day, dadami talaga yung orders. Tapos tumodo nung nag-guest ako sa Itbulaga, tapos yun yung, ano, yung mga artista na nag-negosyo nung pandemic, the following day, naguluhan kami. As in, akala ko nasira na yung cellphone ko sa sunod-sunod na orders. Kasi yun talaga yung parang, ay, sa wakas. Kapalit ano yung, ng mga paghihirap ng orders. Ano ang natutunan dito sa experience mo? Ang natutunan ko talaga, sa una lang mahirap lahat ng bagay. Pag may tiyaga, may nilaga. Totoo. Totoo eh. Yung, may ganun kang realization. Totoo talaga eh. But guys, thank you so much for sharing. Really, such an inspiration yung mga kwento nga i-share nyo sa amin ngayong umaga.